ganda ng kanilang lugar. Tulad din ng ganda, talino at talento na pinagkakilanlan ng mga produktong kababayan natin dito sa Tawi-Tawi, ang pinakadulo sa katimugan ng ating bansa. Beauty and Brains ang panlaban ng kanilang Bujang Miss Tawi-Tawi 2023 na nakilala natin. At hanga din ang lahat sa women empowerment ng kanilang leader na First Lady. Pinaghihimay pa po ako ng Alimango, biro ninyo yan. At dito rin po galing ang ating designer ng mga royal blood na proud Tawi-Tawian. Ang kanilang husay at galing ating kilalanin, sila ang mga The Pride of Tawi-Tawi. Magaganda, masayahin at mapagmahal. Higit sa lahat pwedeng ipagmalaki sa buong mundo. Ilan lang yan sa nag-uumapaw na mga katangian ng mga kilalang Tawi-Tawian. Angat ang ganda ng mga Pinay kahit pa sabihing balot ng mga tela at hindi kita ang buong katawan dahil sa konserbatibong kultura ng mga Muslim dito sa Tawi-Tawi. Hindi lang kasi pisikal na anyo ang inirarampa ng mga babae dito, kundi bit-bit nila ang tradisyon at katangian ng kanilang nirerepresentang lugar. Ang taunang pagandahan at patalinuhan sa Bujang Tawi-Tawi. Siyam na magagandang kandidata ang maglalaban-laban ngayong gabi para masungkit ang titulong Bujang Tawi-Tawi 2023. Pero bukod sa corona, alam nyo ba, naku, napaka big time. Mag-uwi din ang mananalo ng tumataginting na kalahating milyong piso. Exciting! Introduction pa lang ng mga kandidata, halos hindi na magkamayaw ang mga tao para ipakita ang kanilang support sa kani-kanilang pambato. Walang papakabog sa talent at preliminary competition. Wala man ang inaabangang swimsuit competition, solved naman ang lahat dahil not the usual ang pageant na ito. Ang bumibida kasi ang tradisyong kinaugalian. Mula Siam, pinili ang top 4 na kandidatang susubukin ng talino sa question and answer portion. How does a Bujang Tawi-Tawi 2023 immortalize the 50th Kamahardikaan theme? Tawi-Tawi to the world, hula, bangsa, agama. I'm here to raise awareness on the negative impacts of plastic pollution contaminating our waters. The Tawi-Tawi is talented, and people of the, you know, Tawi-Tawi is very amazing. Here in Tawi-Tawi, diversity is not a division. Here in Tawi-Tawi, we can work as one. Where there is unity, there is strength. As someone who is deeply rooted in Tawi-Tawi culture, I believe in the power of unity in showcasing Tawi-Tawi to the world. Candidate number 3, Simbolo! At ang nagwagi sa corona na itinanghal na Bujang Tawi-Tawi 2023, ang kandidata mula sa bayan ng Simunol, si Zephra Abdurrahman. And congratulations, Miss Bujang Tawi-Tawi 2023. Thank you so much. Ganun ba talaga kayo kabagal lumakad? Sobra. Kasi yung mga damit po namin, yung mga cultural attires, are very intricate. Like our tambukus, may mga patterns. Right now, I'm wearing 2,700 tambukus. Talagang ina-expose namin and ina-eksena. And kaya slowly kami lumalakad for everyone to see the different patterns ng tambuko namin. And the designs. And the designs. Kwento sa akin ni Zeph, wala raw siyang experience pagdating sa beauty pageant. Pressured na daw siya na magpakita ng magandang performance. Pero laban lang. Hindi lang daw kasi para sa kanyang mga kababayan, kundi para sa mayor ng kanilang lugar na kanya ring ina.
Marami doon sa mga contestant, sa mga top 9, ay mga kamag-anak o anak mismo ng local government. Usually it's the case, but not all the time. Actually, I wasn't the first choice by my municipality because my mom is very strict about sinong pipiliin. We have this reputation of kami lagi nagbabag ng crown because, I don't know, I think it's the beauty of Simonol, probably. Oh, wow. But hindi niya ako pinili. She told me na, let's give this opportunity to other people. Sabi ko, okay ma, no problem. So they were screening, they were looking for other girls to be the candidate of Simonol. They couldn't find anyone kasi they found people but they're not available. Ah. Either still in school, working, my duty, everything. And then down to the last day, the day of submission ng candidate, wala silang name. So, ang pangalan ko na yung pinili, sabi ko, ma, I will make you proud this time. I'm willing, I'm capable, I know I can do this. Sabi niya, sige na, okay, I'll let you do this. Pero it was also very emotional for the both of us kasi she is considered as the mother of Simonol. Tapos, her not being here, iba talaga. I get emotional din. Oo, nasaan ba siya? So, nasa China sila ni Papa, nagpapagamot. Kasi si Papa, may sakit, may cancer siya. Kasi doon yung medical facilities talaga, advanced and cheaper. So, they went there. Anong sabi ng mama at papa mo? Sobrang proud nila sa akin. Like, video call, crying lang sila. Totoo? They were in the hospital, crying lang sila. Walang words spoken. We were just crying. Oh sa video my call. Gosh! Bilang Bujang Tawi-Tawi 2023, sa sentro ang advokasya ni Zephra sa pag-promote ng Tawi-Tawi at ipakita ang galing at talento ng mga kababayan niya sa free diving. I actually have a project that's coming October. It's connected with my free diving community where I'll be inviting free divers all over the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao, to come to Simonol to witness yung champions natin of free divers, wow, which is the indigenous people. Bukod kay Zephra, outstanding din ang kanyang nakalaban at pasok sa top 4 ng Bujang Tawi-Tawi 2023 si Zulaika. Kwento ni Zulaika, matindi ang pressure na siyang manalo dahil bukod sa pagiging unika iha, ang kanyang nanay, dati rin palang beauty queen. Proud naman siguro ang mama mo ngayon. Very proud. Oo. Especially na I ended strong. Sa kabila ng pagiging matangkad at maganda ni Zulaika, minsan rin palang nakaranas na pangbubuli. Marami sa mga beauty queen na kilala ko ang nabully before. Meron ka din palang bullying story. Ano naman yon? Well, I grew up to be one of the tallest girls in the room. So medyo before, I was a bit chubby. So medyo na-outcast ako during groupings. Pag naglalaro kami, ako lagi yung taya kasi ako doon yung pinakamalaki. So ganun yung mga na-experience ko before. And then, online okay. Bullying, ganyan. Mga comments about me, yes. Oh. Anong feeling mo noon nung binubuli ka? Sabi ko, mag-exercise ako, and then I would limit my eating. And then, after that, I've come to realize na I'm not really that big. Dagdag pa ni Zulaika, muntik na daw maunsyame ang pangarap niyang maging beauty queen nang magkaroon ng acne breakout ang kanyang mukha. Ano nangyari sa skin mo noon? It was during nung pandemic. Tapos biglang nag-breakout, and then no matter kung ano yung nilalagay ko sa face ko, it doesn't really go away. I went to the derma, and then it turns out I had PCOS. So internal cause siya, so I took medicine. So talagang naniniwala ka na transformation is possible? Yes, of course. Everybody can transform. Kaya naman napili ka rin ng K-Magic, hindi ba? Because K-Magic, the brand, believes in transformations. At napakarami ng mga babae ang na-transform talaga nito. Yung naging flawless talaga from super acne and then from thinning hair, kumapal,
humaba ang pilik mata, at higit sa lahat, the confidence, yes, right? Yes. So where should confidence come from, you think? It comes from within. Kasi if you don't really like the way you look, you would try to change kung paano ka manamit, kung paano yung gagawin mo sa mukha mo. I really believe that it starts with yourself. Bukod sa kagandahan ng mga dalaga dito, marami pang talentadong Pinoy ang ipinagmamalaki daw ng Tawi-Tawi. Isang world-class fashion designer at isang leader na iba ang malasakit sa kapwa niya babae at ina. Sino-sino sila? Makikilala nyo sila sa pagbabalik ng Rated Corina. The Pampakit, tatlong products all in one. You save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na, kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. Yan ang iyong beauty routine. Ganda, talino at talento. Biyaya daw yan ng langit sa mga taga-Tawi-Tawi. At ang isa dyan, walang iba, kundi ang world-renowned fashion designer to the royal blood, ang binansagang Prince of Beads at proud Tawi-Tawian, si Amir Sally. Sa pambihirang pagkakataon, sinama ako mismo ni Amir sa kanyang homecoming sa isla ng Simulol, kung saan siya lumaki at nagsimulang mangarap. Amir, anong nararamdaman mo after 37 years? Nandito ka ulit sa Simulol. Teary-eyed, kasi naalala ko dito ko lumalangoy noon. Dito ko nakita ang napakagandang kulay ng mga isda. At dito nung maliit pa ako, hindi ko akalain na maabot ko yung maabot ko ngayon. Kasi isang batang lumalangoy sa dagat na ito na nangangarap lang. At ito nang katotohanan, bumalik muli ako sa lupang sinilang. Aminado si Amir na maraming alaala ang muling nanumbalik sa kanya sa muling pagbalik sa kanilang isla. So ano ang mga alaala mo pa na naiwan dito sa Simulol? Ang daming nag-flashback. Nakita ko talaga kung paano ako naglalaro dyan sa field nung maliit pa ako. Itong sa likod ko? Sa likod mo, dyan ako naglalaro. Oh. Tapos at tatay namin, dinadala kami dito sa mosque when we pray and with my brothers. It's very memorable. Talaga ang bilis ng flashback when parang nag-absorb lahat, bumalik muli sa simula. Mula sa isla ng Simulol, nagpalipat-lipat ang pamilya ni Amir sa Zamboanga at Dumaguete. Hanggang nagtapos si Amir ng kursong interior design at sinubukang makipagsapalaran sa Maynila. Dito na niya nakilala ang prinsesa ng Saudi Arabia na nagpabago daw ng kanyang buhay. And the rest is history. Mula Mindanao, umalingaw-ngaw at nakilala ang pangalang Amir Sally sa buong mundo. Ang kanyang mga obra naging in demand sa mga artista dito sa Pilipinas at sa Hollywood. Lahat ng tinatamasa ni Amir ngayon, utang ng loob daw niya sa islang ito ng Tawi-Tawi. Napaka-instrumental din ng Simulol sa akin kasi dito naranasan ko yung simple bago ako dinala sa karangyahan. This Simulol thing made me humble. This is my humble beginnings here, it started. So hindi ako pwedeng magmayabang kasi alam ko kung saan ako nagsimula at hindi ko na ipagkakailang aking nakaraan. Ano naman ang feeling na umabot ka ng ganoon? Parang mapifeel mo, Corina, na talagang kung paano pinlano ng Diyos lahat. I came from Simulol and it is a Muslim area. And then God brought me to Saudi Arabia, which is also a Muslim country. So parang hindi ako nahirapang mag-adjust. Yung galing mo sa beading, yung galing mo sa lace, saan nagsimula dito sa Mindanao? So, Siwid capital of the Philippines tong Tawi-Tawi. And when we talk of Simulol, this is the first place, Corina, na ay naglalangoy ako, nakikita ko yung underwater marine life at nakita ko ganda ng color combination ng mga isda. So para akong pumasok sa isang art school when I stayed here. Kaya makikita mo kung gaano ka-intricate yung mga beadwork ko because it all started from the corals, from the fish, from the marine life. Bilang pagbibigay-pugay sa kanyang bayang pinagmulan, ipinakita ni Amir ang kanyang mga obra sa kanyang mga kababayan na ang mga design, hango at inspirasyon sa karagatan at kultura ng Tawi-Tawi.
ikaw ang isa sa pinakatanyag na export to the world ng tawi-tawi. Sa palagay mo, handa na ipangalandakan natin ang tawi-tawi to the world? I think it's about time to show the world the beauty of tawi-tawi. And I believe also myself, if tawi-tawi people will work cooperatively, malaki ang maabot at talagang makikita kami ng buong mundo. At kung ganda at talino naman ang pag-uusapan, siya na marahil ang sumasalamin sa mga tawi-tawian. Isa siya sa pinaka-importanting personalidad ng probinsya, si Prinsesa Jumda Sali, ang First Lady at asawa ng gobernador ng lalawigan ng Tawi-Tawi. Bilang isang First Lady at bilang isang babae, alam ni Princess Jumda ang kahalagahan ng papel ng mga kababaihan sa kanilang komunidad at ito ang kanyang prioridad. So sa mga kababaihan po dito sa Tawi-Tawi, ano naman ang bago sa mga project nila? Marami talaga kaming pangarap para sa kababaihan dito po sa Tawi-Tawi. Ang provincial government is very supportive sila sa kababaihan ng Tawi-Tawi. Nagbibigay sila ng livelihood project, 500,000 each municipality. Wow. Oo. Bilang chairperson ng Women's Council, nagpapatraining din ako sa mga kababaihan sa TISDA, dish making, cookery, pagluluto, baking, oh yes po, ganun. Baking, ganun po, para pag matuto sila kahit sa bahay sila, kumikita na din sila. Ilan sa mga pinagkakaabalahan at pinagkakakitaan ng mga babae dito ay paggawa ng banig o tepo. Ang mga babaeng hindi nakapagtapos ng pag-aaral at walang trabaho ang nagbebenepisyo dito, pantustos sa kanilang pamilya. Simply amazing ang mga big names ng Tawi-Tawi. Sina Zefra, Zulaika, Amir at Princess Jumda. Ang patunay na ang mga tao ng Tawi-Tawi ay hindi basta-basta. Dahil taas noon nilang isisigaw sa buong mundo, taga Tawi-Tawi ako, no? Ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after. A real clinical trial from the United States. Because the active ingredient is tried and tested. A love to lash. Pampakapal ng pilik mata at kilay. Ang maganda dito sa love to lash ay yung applicator niya na pinasadya pa namin. Meron siyang foam. Kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong pilik mata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilik mata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curl lash and nagmamaskara everyday. The only one in the market with a clinical trial, tried and tested, a love to lash.